Ito mga ka-OFW, ang mga tira-tira nating mga gulay ay pwede nating pakinabangan at gawing masarap na ulam. Okay, ngayon ang ginawa natin, pinaghalo-halo na natin, hinugasan lahat ng mga nandoon na tigkukunti sa ref, mga tira, kasi lilinisin natin yung ref. Kaya ang ginawa natin, hinugasan isa-isa, tapos hiniwa-hiwa at sasamahan ko siya ng dried na shrimp. Itong mga gulay na ito, pagsasamahin natin lahat yan. Okay, kilala niyo naman yung mga gulay na yan. Yun, isang kawali, lagyan ng konting tubig. Tapos, isa-isahin ilagay yung mga gulay. Ilagay sa ilalim yung mahihirap, yung mas matagal na maluto. Yan siya, mushrooms, celery, at saka carrots. Yan guys, celery yan. Okay, then ilagay na natin yung pumpkin. Alam naman natin ang pumpkin ay pampalinaw ng mata. Tapos idagdag na natin yung shrimp, yung dried shrimp. Okay, ilagay natin sa ipile lang natin sila isa-isa. Yan, parang style pakbet tayo, yung ganong style. Tapos lagyan natin ng konting sibuyas. Tapos ilagay na natin yung kamatis sa ibabaw. Yan. At pagkatapos ng kamatis, lalagyan na natin ng asin. Pampalasa, konti lang. Para maganda siya, kasi hindi ko nalalagyan ng bagoong o kahit ano, basta asin lang na konti ang ilalagay ko. Okay, lagyan na natin siya ng apoy. Ibang klase ito, kasi yung iba, kung mainit na yung tubig sa kanila ilalagay. Ngayon kukulo na siya, pagkatapos na siyang kumulo, medyo malambot ng konti, ilagay na natin yung gulay. Kahit anong gulay naman yan. Kaya lang ito kasi yung nandun sa gulay. No? Tingnan mo medyo na siya. Medyo yung bakas-bakas na yung dahon niya. Ayan siya. Hiwain na na. May halo ng konti. Pasensya na kayo. Bulol ako. Haha. Tapos ilalagay na yung itong kasing yung madaling maluto, itong bell pepper. Takpan natin siya at pakuluin ng mga 3 minutes. Okay na yan. 3 minutes lang yan. Tingnan natin. Medyo luto na siya. Luto na yung nasa loob. Yan, ang sarap niya oh. Parang fresh na siya. Ito ay healthy. At saka para sa mga may sakit-sakit dyan, bagay ito sa inyo, bagay ito sa atin, lalo sa atin ng mga nagsisenyor na. Hindi natin kailangan yung maraming asin, maraming pampasarap. Hindi na natin kailangan ng mga yan. Hanguin na natin. At ready, pwede na siya. Pero ito, hindi ko na siya ikakain ng kanin. Ito na lang ang kakainin ko for my lunch. So, I hope nagustuhan niyo ito. At mukhang masarap naman. At masarap siya. Tingin ko pala ha, masarap na. Hindi siya maalat. Walang inilagay na pampasarap. So, it's safe na kainin. Okay, pa-subscribe naman dyan. Click lang yung subscribe. Maraming salamat sa inyo sa panonood ninyo. Okay, I hope nakatulong itong tips para sa mga merong tira-tira sa ref na pinagtirahan ng pag nagluluto tayo ng mga paksiw, yung gulay, ay yung gulay ng sinigang, mga ganyan. Okay, ito siya. Masarap na siyang kainin, papakin. Papakain na lang natin ito. Thank you!